Nazareno, awit at papuri, alin namin sa'yo. Tingin ng dalangin at magsamo, lambayin mo, viva po, Jesus Nazareno. Panginoon, ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo, lumpayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Araw ito ng masidhi nating pakikipagniig sa mahal na poong Jesus Nazareno. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala siyang sapat na katibayan para siya ay hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya ay ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya,
Ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit, siya ay muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw, ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya ay pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila ay mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak. Ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos, kailanman, sa simula pa, sumilang. Anak ng Diyos, kailanman, sa simula pa, sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na hari sa Siyon. Aking iahayag ang pinag-uutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako naman itong ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman, sa simula pa, sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng tao. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman, sa simula pa, sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno ng lahat ng bansa, mangangiyag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos, kailanman, sa simula pa, sumilang. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patung sa amang mahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Nagpapatuloy po ngayon ang binasa natin kahapong exhortation ni Apostol Pablo sa mga taga-Antioch. At kung tayo po ang sama-samang nagsimba kahapon, nakita natin ang kaibahan ng teaching, ng preaching, at exhortation. Ang exhortation, masidhing paghikayat para umaksyon. So, sinurvey muna ni Apostol Pablo ang Hebrew Bible o yung Old Testament. At humantong siya sa kwento ni San Juan Bautista. Nag-umpisa siya kay Moises, sa mga propeta, at tinapos sa paghahanda ni San Juan Bautista ng daan para sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ginawa niyang medyo personal ang kanyang approach sa ikalawang bahagi ng kanyang pangaral. Mula sa salitang isinulat, patungo sa salitang sinabi. Salitang sinabi ng Diyos na buhay, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ayon po kay Apostol Pablo, ang buong banal na kasulatan ay humahantong kay Jesus na siyang nagbibigay kahulugan sa bawat ipinahahayag ng banal na kasulatan. Ano po kaya ang translation nito sa ating mga buhay? Nangangahulugan po ito marahil ng pagpapalalim ng ating pag-unawa mula sa katuruan tungkol kay Hesukristo patungo sa pagmamalay sa personal nating karanasan sa Kanya. Doktrina papunta sa eksperyensya. Sa humiliyang ito, nais ko kayong anyayahan na bantayan ang inyong sariling mga karanasan ng pagkatuto papunta sa pagkamalay. Ang inyong mamalayin ay kung paano ninyo nararanasan na gumagawa sa inyo ang kamay ng Diyos. Meron po kasi tayong at least dalawang pamamaraan ng pagkilala sa Diyos. Yun nga, yung idea of God at yung inyong image of God. Yung idea of God, yung mga natutunan natin, yung inyong image of God, hinuhugot mula sa inyong karanasan sa Kanya. At ang ating mamalayin, mga kapatid, yung kung paano tayo nagsusumikap, sumunod sa Kanya, pabalik sa Ama. Kung kanino siya nagmula, kung saan naman siya magmumula, pabalik sa atin para isama tayo sa kinaroroonan niya. Ito rin ang nakalaan kasi para sa atin, hindi lamang para sa iilang pinili, kundi para na rin sa nakararaming pinagpilian. Kung paanong naparito siya, hindi para sa matuwid, kundi para sa mga
katulad nating makasalanan. Dinalin niya sa atin ang Diyos. Dinala niya sa atin ang Diyos. Kung paanong dinala niya tayo sa Kanya. Sabi nga nung isang manunulat, He made God available to the people like the village well, parang balon kung saan makakaigib ang lahat. Habang lumalawak ang ating pagmamalay sa karanasan natin sa Kanya, lumalalim naman ang pag-intindi nating Siya nga ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ang ultimate criterion at ating batayan kung ang atin bang ginagawa ay Siya rin ba niyang ginawa noong Siya ay nasa pareho nating sitwasyon ngayon. At kung umaayon ba ito o lumilisya sa kalooban ng Diyos. Maaring itanong ng masyadong matatarino o marurunong na, e ano namang kinalaman na ni Jesus sa desisyon mong iyan? May nagtanong po sa akin noon, ano? Naalala ko tuloy, tanong niya, nakasulat ba sa Bibliyang magpare ka? Sabi sa akin. Well, hindi natin alam. Ano? Maaring hindi. Maari namang oo. Hindi ko naman kabisado ang Biblia. At hindi ako magpapanggap na kabisado ko ang Biblia. Ang alam natin, marami pong tanong tungkol sa Diyos, sa simbahan o sa pagsamba, gaano man kakomplikado ang mga ito ang nasasagot pag kinukonsulta natin ang mga sinabi at ginawa ni Jesus tungkol sa mga ito. Siya na noon at nananatiling siya pa rin magpahanggang ngayon ang hindi matatawarang batayan sa paghahanap natin ng daan, ng katotohanan at ng buhay. Simply because Siya po ang mga ito. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Hindi nga lang ganun kasimple, ano ho? Kung atin pong sisiyasatin, may mga ginawa Siya sa isang paraan, meron naman Siyang ginawa sa iba pang paraan. Kung minsan naman nag-uumpisa Siya nagawin ang isang bagay sa isang paraan at natatapos naman sa iba pang paraan. Katulad halimbawa ng encounter niya sa Syrophoenician woman. Kaya siguro marami rin ang pamamaraan ng pagsamba na may kanya-kanyang interpretasyon sa Kanya. Simple siya, pero hindi simplistic. Alam din niya kung paano maging complex, pero hindi complicated. Ganun pa man, lahat ng itinuro niya, lahat ng sinabi niya at ginawa ay nagmumula sa iisang predicate na humahantong sa iisang conclusion na mabuti ang Diyos. Ano man po ang inyong pinagdaraanan sa buhay, mabuti ang Diyos. At ang nasisigurado po natin, anumang pagpapabulaan sa katotohanan ito ay mali. It is simply not correct. Anumang pagtatatwa sa pagkakakilanlang ito ng Diyos bilang mabuti, ay pagtatatwa sa Kanya. Granted na may pagka-fundamentalista po ang pangungusap pong ito. Pero ang mahal na poong Jesus Nazareno na po kasi ang nagsiwalat ng katotohanan ito tungkol sa Ama na Siya ay mabuti. Lahat ng iba pang katotohanan na ibinabandila ng mga simbahan ng teolohiya,
espiritualidad o liturhiya ay nararapat lamang na dito nakabase at hindi nakukulayan o nababahiran ng sarili nating interpretasyon o karanasan. Simpleng orthodoxy lang po, mga kapatid. Samantalang ito'y totoo, totoo rin naman na ang mga nagsulat ng mabuting balita ay may tinatawag na narrative gap na ipinoprovide sa atin para naman paganahin natin ang ating imaginative remembering ng kung ano nga ba ang ginawa ni Jesus noon. Gaya ng malimit po nating sabihin, pag tayo ang sama-samang nagninilay, ang pagkilatis o discernment at ang pagkakaroon ng ugaling mapanuri ay pagtatanong lagi sa sarili ng kung si Jesus kaya ang nasa kalagayan ko ngayon, ano kaya ang gagawin niya? Mahirap sagutin, no? Pero malalaman nating mali ang ating sagot pag ginagawa nating scapegoat ang Diyos. Sa mga trahedyang ating nararanasan dahil sa ating mga maling choices at kinukumbinsi ang ating sariling kaya nangyari ito sa akin ay dahil God is not good. God is simply on my side. Ang red flag po nito, mga kapatid, no? Malalaman natin na may red flags na tayo kapag nagseset na po tayo ng mga kondisyon sa halip na unconditional love. Yun pong tipong, sige, tutulungan kitang magpasaan ng iyong krus paakyat sa kalbaryo, pero 20 kada metro. O kaya eh, pag nag-umpisa na tayong maglista ng mga atraso ng ating kapwa, iipunin natin iyon, at pag nagkasingilan, nagkagipitan, nagpang-away kayo, isusumbat natin sa Kanya. Isa ito sa mga paraan ng pagsagka natin sa pagdaloy ng patuloy ng awa at habag ng Diyos. Simple lang po ang exhortation na nais kong iwanan sa inyo. Huwag po tayong maging stumbling block sa daan ng katotohanan at ng buhay. Kung inyong maalala ang tawag noon, mga panahon nila dito, nung lumalakad pa si Jesus nang kasakasama ang kanilang mga alagad, ang tawag nila sa stumbling block ay the Satan. The Satan. Na-demonize nga lang ang Satan at naging siya na ang evil one. Hindi po tayo mauubusan kasi ng lugar na inihanda niya para sa atin. Hindi po natin masisecure ang lugar natin doon sa pamamagitan ng pag-eliminate sa mga iniisip nating mga competitors, gaya ng ginagawa natin dito pag nate-threaten tayo. Yung tipong, naku, mas magaling to sa akin ah. Kailangan balyahin to. Huwag po ganun. Hilahan tayo pataas, hindi po pababa. Sa pagdulog po natin sa dulang ng Ama, minamahal kong mga kapatid, turuan nawa tayo ng Espiritong Banal na maging katuwang ng mahal na poong Jesus Nazareno sa pagpapadaloy ng kanyang awa at habag gaya ng ilog na dumadaloy ng patuloy at malaya sa iba upang gaya natin ay matagpuan din nila ang daan, makilala ang katotohanan at tumanggap din ng buhay. Buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Sa bawat dalangin at pagpapahayag ng pagtitiwala, ang atin pong itutugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo magpasawalang hanggan. Amen. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakad inabay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inangalay, aming hiling pagpapala at buhay na dali. Isa'y pagpapalat buwi na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan, at ang katapatan niya sa pananagutan ay siya ring bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa na sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, sana sana sa kaitaasan, pinagpala maririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sana sa kaitaasan, sana sana sa kaitaasan, sana sana sa kaitaasan, sana sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming arsobispot ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo
kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad po tayo at gawin sa isa't isa ang kapayapaan araw-araw. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa iyong pangangamu.
sa iyo. Hawin na panindim buong pusong na nalangin, ikaw ay di ringgin, magtiwala ka sa akin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito laging sasamahan, di ka pababayaan, bigat ng iyong pasan ay aking dadalhin. Puso mo yung itugon sa dakila pag-ibig ko sa iyo. Huwag kayo matakot, si Jesus ito. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. May pananagutan sa
isa't isa. Tayong lahat ay inipon ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, mga idinadalangin, hinihiling, at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na rin ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, pag-asa at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming.